ng COVID-19 cases ngayon, mild o asymptomatic. Kaya payo po ng health experts, mag-home quarantine na lang para hindi nga agad mapuno ang mga ospital. Pero paano nga ba ito dapat gawin? Magbabalita si Mon Gualvez. Biglang sipa pataas ang COVID-19 cases sa bansa matapos ang Pasko at bagong taon. Karamihan ng mga kasong ito hindi naman kailangan ma-ospital dahil mild o wala namang sintomas. Pero kung ikaw o ang kapamilya mong malagay sa ganitong sitwasyon, ano nga ba ang dapat gawin? Una, dapat mag-set up ng minimal to no contact system sa loob ng bahay. Base sa guidelines ng WHO, sana may sariling kwarto o parte ng bahay na nakalaan para mag-isolate ang pasyente. Saan man magkwarto ang pasyente, sana yung may bintana para may ventilation at hindi nakukulong ang hangin sa loob ng bahay. Siyempre, dapat naka-face mask at may social distancing kayo palagi sa loob ng bahay. Kailangan may sariling gamit din sa pagkain ng pasyente. At kapag dadalhan ng pagkain, iwanan na lang siya sa pinto para maiwasan ang direct contact. Pangalawa, siguruin laging malinis at sanitize ang bahay at ang iyong katawan. Ugaliin ang paghugas ng kamay pati na rin ang paglilinis sa bahay, lalo na yung mga gamit na hinawakan ng pasyente. Siguruin din na laging naka-gloves kung lalapit sa pasyente. Kailangan kasing iwasan ang tag-aalaga sa COVID positive na mahawakan o ma-expose sa body fluids at ginamit na bagay ng pasyente gaya ng pinagkainan at tinulugang kama. Ikatlo, i-monitor ang kalagayan ng pasyente. Siguruin na laging may thermometer para i-check ang temperatura, oximeter para sukatin ang level ng oxygen intake at ilista sa notebook ang mga sintomas at i-record ang mga impormasyon na makatutulong kapag kumonsulta na sa doktor. Ika-apat, ang self-medication. Pero tandaan din po na dapat mga gamot lang na over-the-counter ang gagamitin gaya ng paracetamol at vitamins, pampalakas ng resistensya. Ika-lima, huwag po nating hayaan na mawala ng koneksyon sa ating mga kaibigan at pamilya habang naka-quarantine. Yan ay para maiwasan na lalong ma-stress ang isang COVID positive. Pwede ring aluwin ng sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro o di kaya paglalaro ng online games. At panghuli, kapag natapos nyo na ang isolation period, mas mainam na kumonsulta ulit sa doktor ang pasyente at nag-alaga dito para makasiguro. Para sa 1PH, Mon Gualvez, News 5!